Ano bang klaseng negosyo ang kailangan mong pasukin pagkatapos ngayong ECQ o quarantine? What's up guys? My name is Ian Canillas. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please click the subscribe button at pakiclick na rin po ang notification bell. Magpatuloy na tayo. Bigyan ko po kayo ng mga tips kung anong klaseng negosyo ang kailangan mong simulan pagkatapos ng ECQ na ito. Maganda na magkaroon tayo ng sariling business at mapalago ito. Dahil mahirap din naman na habang buhay tayong empleyado at umaasa sa sweldo. Magandang investment ang business dahil kapag nagretiro na rin tayo, makakatulong ito as source of our income at makatutulong din ito sa ating pamilya. Kaya mahalaga na pag-isipan ng husto. Magandang business na maaari nating pag-aralan, itayo at pag-ibayuhin upang lalo pang lumago. Here are some tips for your plan to have a business. Pagsamahin ang passion at in-demand na business ngayong taon. Siyempre, top of the list na in-demand ay anything related to food. Alam naman natin ang Pinoy mahilig sa pagkain, di ba? Simple lang, dahil mahilig kumain ang mga Pilipino. Ilang beses ka ba kumakain? O ilang beses ba kumakain ang mga Pinoy sa isang araw? Nako, rice is life, sabi nga nila. Kung passion mo ang arts, lagyan mo ng art ang iyong kusen o mga designs sa place ninyo para maiba ang ambience. Basta, be unique pagdating sa business ideas. Isa pa, na in demand ay ang health and wellness. Pwedeng vitamins or health supplements or organic food o kaya gym or place para mabawasan naman ang mga kinain. O diba? Pagkatapos kumain, exercise naman. But kidding aside, marami na rin fitness enthusiasts ang nagiging mas conscious pa sa kanilang health and diet. Lalo na ngayon, kumahina ang iyong immune system. Kaya iwas tayo sa sakit, lalo na ang COVID-19. So, ilan lang ito sa mga business ideas na maaari nating simulan at gawing business. Again, make sure na alam natin ang papasukin nating business. Once established na ang negosyo, try to expand your business. Paano mo yun gawin? When I say expand, hindi lang yun literal na magkaroon ng another shop or another branch. Kailangan din maging open tayo sa possibilities to look for something related. Tama po ba? Shout out dyan sa mga negosyante at naghahanap pa ng negosyo. Kung may maliit tayong karinderya at nakafocus sa mga ulam, bakit hindi naman natin subukan na lagyan ng pang-dessert o kaya naman mag-cater tayo sa mga offices? Parang gusto ko yan, di ba? O kaya, subukan natin sa isang birthday party. Simulan muna natin sa simple, then unti-unti nating palaguin. O kaya, magdagdag tayo na related din sa business natin. Pwede na rin tayo magpa-deliver ng mga products natin para umabot kahit sa malayong lugar. And at the same time, mas convenient din sa customers natin. Tama ba? Basta, kung mag-experiment or mag-trial muna, huwag sabay-sabay. Take one at the time at araling mabuti. Huwag matakot, matuto ng mga bagong paraan para mas umunlad ang ating business. I-google mo lang yan. While doing everything about the business, make sure to pass and teach your business process. Yes, mahalaga na alam din ng asawa o ng mga anak natin ang business natin. Kahit pa unti-unti, maituro natin sa ating mga anak ang proseso at pagtakbo ng business. Mahalaga na expose sila dito para pagdating ng tamang panahon, alam din nila ang pagpasikot-sikot ito at hindi sila magsisimula sa kawalan tungkol sa negosyo.
kahit hindi sa mga anak lang natin, kailangan din alam ng mga empleyado natin ang value ng business. Kaya dapat ma-establish din ang loyalty nila sa atin. We have to take care of our people around our business para sila rin. They will take care of our business. Sa ganitong paraan, kampante tayo na may kasama tayo sa business. Hindi tayo nag-iisa sa pagsubok na darating dahil alam nating matibay ang ating pamilya at lahat ng mga taong nakasuporta sa ating negosyo. So, always share your blessings. Sabi nga dito ni Chinky Tan, he is a Filipino motivational speaker. Sabi niya, it takes a lot of time and effort to create business and it takes a lot of loyal and supportive people to make it a success. Think and reflect and apply. Sabi nga niya, ano-ano ang maaari mong idagdag sa niyong negosyo? Paano mo kinahalagahan ang mga empleyado mo? Sino-sino ang mga taong tumutulong at sumusuporta sa business mo? Ayan. Sali na sa Juan Negosyante, Negosyo Now as Sinso Later. Online course and learn how to build your business from scratch. Ito pa, may 1-year access pa. You can watch it anytime, anywhere. Visit nyo lang ang website ni Chinky Tan. Ayan. Maraming salamat ha sa pagsubaybay sa channel na ito. Marami pa po tayong mga business tips, ideas at mga updates tungkol sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ako po si Ayan Canillas ha. Pwede po kayong magkomento o magpa-shoutout dito para sa susunod nating mga video, isa-shoutout ko kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe naman po. Pakiclick na rin po ang notification bell. Maraming salamat ha. Paalam!